paano ba malalaman kung may fatty liver? May mga sintomas po o may mga sinyales po, mga kapatid, na pinakikita sa ating balat kung ang isang tao ay may fatty liver. Kaya dapat po nagiging conscious tayo kung ang isang tao po ay pantay ang kulay, makinis naman, kahit morena or maputi, pero biglang nagkaroon ng discoloration sa ibang bahagi ng o iba't ibang bahagi ng balat, no? Katulad sa pisngi, yung bigla na lang nagkakaroon ng itim dyan, o sa batok, yung maitim. Kung malinis naman tayo sa katawan at nananatiling maitim yon, ang iba po ay dito sa braso, ang iba naman ay nandoon sa noo, no? Pero kung nagme-maintain po tayo ng proper hygiene sa katawan at nananatiling ganun ang kulay, i-check natin ang ating diet at kung mayaman sa mamantikang mga pagkain at matataas sa cholesterol na pagkain ang ating daily diet, ay malamang fatty liver na nga po yun, no? At panoorin niyo po ang demonstration ng liver exercise dito sa Healing Galing para makatulong po ito sa ating ehersisyo para unti-unti ay matulungan ang atay na ma-flush out ang sobrang accumulation ng fat sa liver. Pero sa Healing Galing Way Gamutan, sinasabayan po ng pag-inom ng herbal calcutab after each meal 3 times a day, no? Na siya pong mag-flush out habang isinasagawa ang hydrating diet. Everyday hydrating diet po yan. Ang pag-inom ng 1 hanggang 2 basong mainit-init na tubig, puro masasabaw na mainit-init at mga makakatas na prutas ay makakatulong po. At sa pag-inom ng herbal calcutab, mga pangalawang araw, pangatlong araw, pinakamatagal na po ang 1 linggo, ay makikita nyo na lumalabas sa inyong pag-ihi, sa inyong pagdumi, ang mga mamantika at madilaw-dilaw na mga malangis na mga galing po sa inyong atay dahil po sa sobrang consumption ng mga pagkaing mataas sa cholesterol at mamantika, no? At kung titingnan po ninyo dito sa pressure points sa liver, may mga pipinduting kayo, hindi po pananakit ang inyong mararamdaman eh. Kung sa bagay, kahit po hindi pinipindot ang liver point, kung may fatty liver, nakaka-experience po ng paunti-unti na parang tinutusok-tusok dun sa bahaging ito ng liver, no? Saan man dito sa malaking bahagi ng ating atay. Kaya dapat po ay pinapakiramdaman natin yon, no? Isa pang maganda po na gamot sa atay ay ang happy thoughts and feelings. Kapag palaging positibo ang ating pananaw, magandang mga pangyayari ang nangyayari sa ating buhay na i-inspire po tayo, ay nakakatulong ito sa ating atay. Karaniwan ang nakakaranas ng fatty liver condition ng mga taong mataba dahil sa madalas na pagkonsumo ng mga pagkaing sagana sa taba ng karne, kolesterol at mamantikang lutuin. Gayunman, ipinaliwanag ni Dr. E na kahit ang mga taong hindi mataba ay maaaring makaranas din ng nasabing kondisyon dahil sa kaparehong hilig sa pagkain tulad ng mga tumatabang individual. At sa paglilibot ni Dr. E sa iba't ibang bahagi ng bansa, ay kanyang napag-alaman na ang probinsya ng Cebu, ang isa sa may pinakamataas na bilang ng mga tao sa bansa, na pawang may fatty liver condition. Dahilan marahil ito sa hindi mapigil na takam sa linamnam ng lechon Cebu. Kaya naman, ang paalala ni Dr. E ay isa-isip lagi ang kasabihan sa Ingles na everything should be in moderation, partikular sa pang-araw-araw na pagkain. Sinabi ni Dr. E na napakaraming trabaho ang ginagawa ng atay para sa pangangalaga ng ating kalusugan, bukod sa tuloy-tuloy na paglilinis at pag-aalis ng toxins na naiipon sa ating katawan araw-araw. Binanggit ni Dr. E na ang atay rin ang nagpo-produce ng bile para sa pagtunaw ng ating mga kinakain at nagsusupply ng mga mahahalagang sustansya sa ating vital organs. Ang atay pa rin ang responsable sa pag-regulate ng levels ng protina sa ating system, gayon din ang fats at sugar sa ating dugo. Sa atay pa rin pinoproseso ang alcohol sa alak na iniinom pati na mga synthetic drugs na pumapasok sa ating katawan. Ang mga function na ito ayon kay Dr. E ay hindi na nagagampanan ng atay kapag ito ay nag-develop na ng karamdaman. Mula sa pagkakaroon ng fatty liver ay maaring mauwi sa mas malubhang kondisyon ang kalagayan ng atay at sa kalaunan ay maging sanhi ng pagkamatay ng pasyente.
Kaya naman, binigyang diin ni Dr. E na iba yung pag-iingat pa rin ang pinakamabuting gawin sa pangangalaga ng atay upang makaiwas sa pagkakasakit nito. At para sa mga taong may ganitong uri na ng karamdaman, ipinaliwanag ni Dr. E na ang pag-inom ng Herbal Calcutab bilang mabisang panlinis sa atay ng pasyente, kasabay ng paghahaplos ng healing galing oil sa affected area at pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea, ay dapat na sinasabayan rin ng holistic approach sa paggagamutan na ipinalalaganap ng healing galing. Samantala, dito po sa akin tabi, kasama natin dito sa ating healing mission, ang ating magigiting ng mga naturopathic practitioners para sa ating regular free consultations dito sa studio. At kasama po natin si Kuya Romel Razalan ng Healing Galing La Union. At si Ate Erica Ilaga ng Healing Galing Las Piñas. At kasama po nila ngayon dito ang ating naturopathic practitioner sa main office, no? Si Ate Glyza Jimeno. At habang sila po ay abala dito sa pagtulong sa ating kapatid na may mga karamdaman, sagutin po muna natin ang ating healing katanungan, this time via Facebook. At ito po ay galing mula kay Annalyn Macalam Villanueva. Sabi po ni Annalyn, Doktora E, nagpa-test na po ako at ultrasound at nakitaan po ako ng apat na sakit. Ang isa ay angiolymphoma sa renal, ovarian cyst, mild fatty liver, saka Bothian cyst. Ano po ba ang healing galing products o gamot para dito? Napakarami mo namang sakit, kapatid. Gawin natin holistic ang approach. Alam mo bang napakalaking tulong kung ganyan ang karamdaman mo at hindi ordinaryong fatty liver? I-avoid mo muna, no, sa holistic approach ng paggagamutan ang lahat ng mga pagkain na mayaman sa uric acid at acidity. Okay? Kasama na ang mga iced beverages. At mag-shift ka sa diet na hydrating, ibig sabihin masabaw, pero alkaline. Alkaline meaning walang asim, no? Walang kamatis, walang suka, walang mga pampaasim tulad ng kamyas, sampalok, hilaw na mangga. Alisin muna natin yon. Purely alkaline diet. Yung mga lutong nilaga, tinola, pinakulo, yung mga ganyan. Sabaw-sabaw at saka musabayan ng pag-inom ng ating Herbal Calcutab. Yun ang aking reseta on air sa'yo. At kakailanganin mo ang pag-inom ng Herbal Serpentina Tablets after each meal then 3 times a day, or kung may halaman ka, pwede mong gawing tsaa yung mga dahon nun para labanan ang infection, no? Lalo na dito sa mga bukil-bukol damukol. At I'm sure may mga pagkirot kang nararamdaman, kaya mahalaga rin na uminom ng herbal vitamins B1, B6, B12. At kung may malapit na naturopathic practitioner sa iyong lugar or may healing galing outlet na malapit sa iyo, magandang magpakonsulta ka ng personal para ma-check up ka pa. Okay? Maraming salamat sa iyong katanungan. Samantala, may video kay po tayo at mula kay Nelia Del Moro ito. Po, si Nelia Del Moro ng Quezon City. Doktora E, tanong ko lang po, bakit madalas sumakit ang tiyan ko? At napapansin ko po na ang ihi ko po ay dilaw at may kasamang langis. Ano po kaya ang sakit ko? Nangangahulugan kaya niyan, kapatid, na nag-overflow na ang taba sa iyong sistema. Kaya kahit wala ka pa yatang medications ay lumalabas na. Pwedeng isa sa sintomas yan, no, ng fatty liver. Ngayon, paki-check mo kung may discoloration ka sa balat. Yan. Kung may discoloration ka sa balat, bakit may maitim dito? Halimbawa, sa pisngi mo, samantalang maputi ka naman. Kahit po halimbawa, ang ating kulay ay medyo dark, no, hindi rin po tama na may mga patsi-patsi ng pangingitim sa iba't ibang bahagi ng balat. Dapat po kay maputi, kay morena, pantay ang kulay natin, no? Maliban na lang kung may freckles, ayan, may konting discoloration. Pero pag fatty liver po, ay parang nag-accumulate na libag ang itsura po nun eh sa ating balat. So i-check mo rin yon para ma-confirm kung fatty liver nga yan, okay?
At dagdagan po natin, mga kapatid, ang ating kaalaman patungkol sa mga halaman na maaaring makatulong sa ating atay. Alam niyo po ba na ang sugar beets o yung beetroot, no, na tinatawag natin na makikita sa mga palengke at supermarket ay may tagline na cleansing properties, no, at nagpupurify po ito ng dugo, kaya maganda para sa ating atay. Kung kayo naman po ay mahilig kumain ng apples, no, o mansanas, alam niyo po ba na mayaman sa pectin, lalo na po yung balat ng mansanas. Isa po itong soluble fiber na nagtatanggal ng toxins mula sa ating dugo. Kaya nga, an apple a day, ano, keeps the doctor away, di ba? Ngayon, ang bawang, ang garlic, no, mayaman po ito sa tinatawag na allicin at selenium na nagde-detoxify, nag-aalis ang allicin ng mga toxin sa ating pong katawan. Okay? So, bawang pamor. At ang isa pa po ay sibuyas or onions, no? Mayaman din po ito sa allicin. Aalisin na naman ang mga toxin sa ating liver kapag matyaga po kayong kumain madalas ng sibuyas. At maganda din po ito sa ating digestive tract. Okay? So, sibuyas pa more. Yan po ang ilan sa mga pagkain na pwede nating gawing sangkap pa rin para sa lalong pagpapalusog ng ating atay. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. Welcome sa Healing Sangkap ng ating Healing Chef, Tristan Encarnacion. Yes, Madakara. Ang ganda na naman ang pagkakadisenyo mo dito. Kabuti talaga ang Healing Sangkap ni Wellness Chef Tristan. Nakabuti. Katulong yan, mapagaling ang atay na masakit. Kaya sundan lang ang sarap dito sa Healing Galing sa TV. Healing Galing. Kung kayo ay may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing Official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd Floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing Hotline Number 0921-455-0355. Ang pasyente po natin ay nagkaroon ng malalang kidney condition. Panay po ang I shall return niya sa ospital para sa dialysis, Chef. Ang pakiusap ni nanay, dialysis, enough na please! Pabalik-balik sa dialysis? Di kailangan magtiis. Alamin kay Dr. E sa Healing Galing sa TV. Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa TV5.